Hello, what's up? This is Gilman. Bahagin for another video. Ang pag-uusapan natin today is microSD. Ano ba ang tamang pagbili at pagpipili ka ng microSD? Ano yung mga dapat mong tingnan? Ano ang dapat mong isalang-alang? Okay? Kung interesado ka, let's start. So, yun. MicroSD. Start tayo sa SD. Ano yung ibig sabihin ng SD? Secure Digital. Yun lang yun. Ngayon, merong tatlong standard na dimension ng SD. Ang standard na SD card, ang mini SD card, at saka yung micro SD card. And since this is, and since mas focus tayo sa smartphone, we'll focus sa micro SD lang. Okay? Pero note na pwedeng applicable din yung mga sasabihin ko rito dun sa ibang mga sizes. Pero yun nga lang, mas focus tayo sa micro SD na terminology. Pagbibili kayo ng micro SD, mayroong apat na speed class. Apat na speed class yan. May yung class 2, class 4, class 6, and class 10. Okay? Ngayon, ano ang dapat bilhin doon? Pag bibili kayo ng microSD, hanapin nyo yung class 10. Huwag kayong bibili ng class 2, class 4, or class 6. Ang bibili nyo lang ay class 10. Ngayon, paano malaman kung class 10 yung binibili nyo? May nakalagay na C10. C10. Yan lang ang hanapin nyo. Kapag nakita nyo C6, C4, C2, huwag yung bilhin yun. Mabagal yun. Hindi kayo matutuwa sa speed na kayang i-provide ng class 2, class 4, class 6. Although, syempre, gumagana sila. Magagamit nyo sila. Pero yung speed kasi, hindi yun yung worth sa money na bibili nyo since almost pareho lang naman sila ng prices. So, always go for class 10 or C10. Ngayon, from class 10, meron pang dalawang hierarchy. Mas mabilis. Ang tinatawag na UHS 1 at saka UHS 3. UHS means ultra high speed. Ang UHS 1, katumbas na rin yun ng class 10. Okay? Same sila ng speed. Umiikot ng 10 megabytes per second. Yung UHS 3, yun yung mas mabilis na microSD. UHS 3. Pag nakita yung UHS 3, mas mabilis yan. Kasi kaya niya hanggang 30 megabytes per second. So, okay na okay to kapag gusto nyong mag-record ng videos, so on and so forth. Pero mayroon pang mas madabest pa rito. Actually, mayroon pang mas okay dito na talagang dedicated for video recording. Lalo kapag ang nire-record nyo is 1080p, 2K, 4K, quality, 8K quality, meron pang mas better doon. Although, okay na yon sa video recording yung UHS 1 and 3, especially yung UHS 3, U3, yan. Yung sinasabi ko na best for video recording is yung tinatawag na VSE or Video Speed Class. Kapag nakita nyo sa isang microSD na may nakalagay na V6, V10, V30, at saka V90, yan, pang video recording yan na speed class ng mga microSD. Okay, pwedeng may nakalagay na U3 dyan, tapos V30, V60, gano'n. Kasi kung ang focus nyo talaga is video recording lang, gamit ang smartphone nyo, or sa DSLR, gaya ng ginagawa ko, DSLR ko is gumagamit lang din ng microSD. So yun, kailangan ko ng V-class na mga microSD. Ngayon, kapag pipili kayo ng V-class na, hanapin nyo yung V-class na logo sa microSD, mag-start kayo sa V10. Huwag kayong mag-start sa V6 kasi V6 kaya niya lang hanggang 6 megabytes per second, which is mabagal. V10 is at least kasing bilis niya yung class 10 at saka UHS 1. Okay? Tandaan niyo kanina na re-recall niyo pa ba? V10, class 10 at saka UHS 1, iisa lang pareho ng speed. Pareho sila ng speed, which is 10 megabytes per second. Ngayon, yung UHS 3 at saka V30, sila naman yung magkasing bilis. Yung V30 at saka UHS 3, which is nagra-run sila hanggang 30 megabytes per second. Ngayon, ang sumunod sa V30 is yung V60. V60 is kaya niya hanggang 60 megabytes per second. Hindi ko sure kung applicable pa to or compatible pa to sa mga smartphones ngayon. Siguro mga flagship na lang kaya mag-support nito. Pero hindi ko pa natatry. Baka bumibili ng V60. Pero yun nga, yun, at least alam nyo na hanggang 60 megabytes per second yun. Siguro check nyo na lang sa specification ng smartphone nyo kung kaya niya mag-support ng hanggang V60 na microSD. Ang sumunod doon is yung highest, yung V90. V90 is kaya hanggang 90 megabytes per second. That's wow. Sobrang bilis na nun. Almost SSD na yun. Mas mabilis na yun sa hard disk drive ko actually na ginagamit for files. Kasi ang hard disk drive ko hanggang 50 to 60 lang megabytes per second. That's 90 megabytes. Mas mabilis pa. Almost kasi bilis na ng SSD na mumurahin. So yun, kung medyo magulo sa inyo yun, ito lang tatandaan nyo. For general use, kung balak nyo na mag-record na maraming videos sa smartphone nyo, siguro vlogger kayo or something, basta gumagamit kayo madalas ng video recording sa smartphone nyo and you are using 1080p quality, 2K quality, 4K quality, pataas 8K kung may 8K na yung smartphone nyo, flagship smartphone nyo, malamang may 8K yan. Start with class 10
or UHS-10. Hanapin nyo yung C10 or U1. Hanapin nyo yung C10 or U1. Class 10 or UHS-1. Or much better, higher. Okay? Basta start kayo sa class 10. Huwag kayong bibili ng C6, C4, and C2. Laging C10, class 10. Para 10 megabytes per second. Or kapag nakita nyo yung U1, okay yun. U3, better. Ngayon, kung mahilig kayong mag-video record using 1080p or 2K, tapos gumagamit din kayo ng 60 FPS, 60 frames per second sa video recording nyo, I would suggest na go for UHS-3 or U3. Sa VSC version naman, go for V30. Yan. Para at least 30 megabytes per second. Okay? Mas higher, mas better, syempre. Okay? Basta gumagamit kayo ng 60 FPS para smooth at walang problema while saving or video recording. Okay? Hindi ko sinasabi na hindi gagana yung mas slow. Gagana pa rin naman yun. Yun nga lang, hindi natin sure yung bilis. Siyempre, baka hindi magtugma. Kung gusto nyo lang naman talaga na tugma sa speed, hindi nagkakaroon ng bottleneck na tatawag. Speaking of bottleneck, baka hindi nyo pa napapanood yung bottleneck video ko. Video description. Check nyo lang. Nandun yung tungkol sa mga tinatawag na bottleneck. Kung ano ibig sabihin ng bottleneck. Ngayon, kung talagang gumagamit kayo ng flagship talaga na mayroong feature na kaya mag-record ng 8K quality, go for UHS-3, minimum UHS-3 or U3, yan, ganyan, up to V90. Yun yung sabi ko na yung pinakamabilis, yung 90 megabytes per second. V90, yan, pang 8K talaga quality niyan. Talagang sulit yan, pang talaga hindi mag-error at hindi mag-overheat yung microSD nyo sa V90 na yan. 90 megabytes per second speed. Ngayon, kung trip nyo naman na i-install, like kung na rooted ang phone nyo, so kapag rooted ang phone nyo, kasi alam ko sa mga current smartphone na Android ngayon, hindi na supported yung move up to SD card. Alam ko hindi na masyadong supported dyan. Bihira na ang smartphone may support nyan, especially sa mga Android 9 pataas. Wala na halos nagsusupport nyan. Pero kung meron pa, di, good for you. Pero just in case na nag-root ka, posible na merong feature na ganito na move up to SD card. Kapag ka ganun, ang bibili nyong SD card is yung may A1 at saka A2. A1 is yung standard. Ibig sabihin ng A kasi is application performance class. So, pang application talaga siya, pang games. So, yan ang bibili nyo, yung may A1 or better yet, yung A2. Okay? Magkasing bilis lang sila, pero ang advantage ng A2 is mas mataas yung cache file. So, ibig sabihin, mas marami siyang kayang i-handle na mga instructions at one point. So, go for A2. Mas better yon. Pero A1, okay din naman. Mas better lang talaga yung A2. Basta yun, kapag bibili kayo ng UHS-3, kasi class 10, alam ko, class 10, majority, supported naman ng mga smartphones. Ngayon, kung akit kayo ng UHS-3, kasi mas mataas yon. Ang UHS-1, yun yung katumbas ng class 10, di ba? So, UHS-3, mas mataas, which is 30 megabytes per second. Make sure na compatible yung sa smartphone nyo, hindi kayo basta-basta nabili. Like, especially kung mga low-end, di ako sure kung supported ng mga low-end na smartphones, UHS-3. So, check nyo muna sa website ng smartphone nyo para masigurado nyo kung supported yung UHS-3. Ngayon, kung supported ng smartphone nyo na maglipat ng apps to microSD, go for A2. Hindi siya actually very advisable, syempre. Hindi ko pa rin syempre ina-advise na gawing default storage ang microSD. Pero kung bibili lang din naman kayo ng microSD na para sa mga apps nyo, doon na kayo sa A2, yung may A2 support. May nakalagay na A2. At least pang apps talaga yon. Yung gagamitin yung extension ng internal memory nyo, yung microSD. Yun yung best. Pero hindi ko pa rin siya i-recommend. Tandaan nyo. Best option, but not recommended. Best option lang sa lahat ng microSD na nabanggit ko. Yung A2. A1 and A2, pero A2 best. Ngayon, reminders lang ha. Huwag na huwag kayong bibili ng mga microSD sa mga tabi-tabi, sa mga bangketa. Kasi, typically, in my experience, and sa mga customers ko na rin, sa mga clients ko na rin, bibili sila dyan, na madalas, hindi lahat, madalas sa mga microSD nila is yung mga defect yun ng mga factory. Okay? So, gagana, ilang gamit, gagana, after a while, bigla na lang makukorap, or bigla lang hindi na di-delete yung files, or hindi na siya nagsisave, or yung gallery nyo, nagtataka kayo, daming pictures nung nakarang araw, ngayon wala na, hindi nyo na makita ang pictures, kasi hindi na siya nakakabasa ng maayos. So, yun yung mga factory defect kasi mostly ang binibenta sa mga bangketa. Okay, hindi lahat, karamihan lang. Tapos, mag-ingat din kayo sa mga
brand na madalas na ko-clone. Hindi ko sinabing clone yung brand. Madalas lang na sila ang paboritong i-clone or gumawa ng maraming mga manufacturer na gumawa ng fake version nila. Okay? Ingat kayo sa mga brand na Transcend, Kingston, Samsung at saka Lexar. Doon ko napansin na doon maraming clone. Okay? Maraming gumagawa ng clone ng mga micro SD na yan. The best option para sa akin, which is personally ginagamit ko, is SanDisk. Lahat ng micro SD ko, USB, lahat SanDisk. Hindi pa ako nasisiraan ng SanDisk for almost a decade na. Nawala na ako ng SanDisk, pero never pa ako nasiraan ng SanDisk ng mga na micro SD and USB. Napansin nyo, nabura na siya lahat, pero solid pa rin, bilis pa rin, ganoon pa rin, maaasahan pa rin. SanDisk para sa akin, personal ko lang yun. Hindi ito sponsored ni SanDisk, pero baka naman SanDisk. Pero nga, nabanggit ko na before to na the best gamitin talaga si SanDisk. Ayun, best brand, siyempre SanDisk number one para sa akin kasi tested ko. Pero may mga test din ako na iba like Kingston, Samsung, Lexar, Pioneer, Verbatim, tsaka Netac. Yan mga nagamit ko na. Okay yan, good yan, na mga brand. Mas pinaka-highly recommended ko lang talaga si SanDisk. Yun, I hope nakatulong kahit paano. Don't forget to subscribe kung di pa kayo nakapag-subscribe. Like, share. Please do share ng mga videos natin para mas lumaki pa yung community natin. And hanggang doon na lang. This is Kyo Hotman. Talk to you again soon.